Good morning, guys. Today is Sabado. Saturday. Tama ako, di ba? Ano? Morning, guys. Hey, April 18, 2020. Kanina pa kami gising ni Kuya Jo. Naglinis na ako, then nagluluto ako, guys, ng ano ba to? Giniling na may sayote. Yan pa yung pinamalengkehan ko noong nakaraan. Tapos yung karne na yempo na natira sa ref namin. Ayan, oh. Hindi ko ito pinamalengkehan. Pinapakuluan ko para ayan yung maging pirituhin namin. Pero sa sinawi ang palad, naubusan kami ng gas. Ay, tumawag na ako. May free delivery naman dito, guys, na ano, na bilihan ng gas. Kaya lang mga 10 minutes pa daw kasi may nauna pa sa akin. Then, anong tawag dito? Bumaba siya ngayon. Dati, 630, ano, April 18 ngayon. Parang, may ano ba, March ano ba ako nakabili niyan? Parang ang bilis lang. Wala tayong ano ni, gas, naubusan. Pero tumawag na ako. Bumaba siya ngayon, 560. Maluluto na sana yung sayote ko na yun, guys. Kalalagay ko lang ng sayote. Konting kulo na lang, then luto na. Kaya lang, wala, hindi na talaga inabot. Yung mga naipon ko na, kasi ibang mga barya doon naging buo na. Yung binili, may nagtatanong pala yung binilang kong barya kung sa tindahan. Sa benta ko yun ng ano, Sis Jane, sa benta ko ng ice candy, jelly milk at saka yellow dati pa. Tapos ngayon, yellow na lang yung binibenta ko, 'di ba? Yung iba doon mga nabuo na, nabuong 20, nabuong 50. Parang ito pa yung, ito na lang yung last kong magiging pera na malaki yan siguro. Matagalan pa bago ko. Siguro sa isang buwan makakaipon pa naman ako ng pambiling gas eh. Kung mag, ako sana hindi na nga magtuloy-tuloy, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Nakaipon pa ako sa paggawa ng yelo. Kahit pa paano. Malaki yan din naman kasi yung benta ng yelo. Minsan, nakaka 22 pieces ako sa isang araw. Tama nga ba? 10, 4, 18, 19, 20. 22 pieces pag walang laman yung ref namin. Minsan naman 20. Minsan naman na nauubos is 12. Minsan 15. Hindi rin pare-parehas kasi marami na nagbebenta dito ng yelo. Pero maka 10 yelo a day ka lang sa 3 pesos isa, 30. Time is 10. 300 times 30 days, 900. May 900 din ako, diba? Hindi na masama. Kumbaga, sa pagbebenta ko ng yelo, mailusot ko lang yung pambili namin ng tanke. Okay na, okay na. Kaya pinagtsatsaga ko yung yelo. Kaya yun din yung purpose ko. Kaya hindi ako gumawa ng ice candy at saka ng jelly milk. Kasi istakan nga ng gulay yun sa may jelly milk. Yun sa ice candy naman is istakan ang pupwede namin mapamiling pagkain para sa pang-apat o pang-limang araw. Yelo ang more na, yelo ang mas dinagamihan ko ng gawa. Kasi kung sa yelo, parang ilang piraso lang nagagawa ko kapag may ice candy. Pero ngayon, yelo ang madami. At least kahit pa paano may pambili pa rin ako. 560. Nakakatuwa na bumaba siya, no? Kasi nung nakaraan, hindi pa talaga. Kahit na binabalita siya bumaba, hindi siya bumaba. Ngayon, bumaba na. 560. Malaking tulong din. Ano namin? 10, 20, 30. 70 pesos din ang binaba. Naalala ko yung liyempo, guys. Tinanggal ko na siya sa tubig. Kasi habang lumalamig to, sisip-sip to ng tubig eh. Mahirapan ako iprito yan. Mas lalong tatalsik-talsik. Tinidrain ko na siya. Tiniplahan ko lang yan ng patis. Yun lang nilagay ko. Ito yung ating sayote, oh. As in, paglagay ko ng sayote, nakita ko talaga wala na siyang apoy. Kaya, imbis na kung kumulo pa sana siya, okay na eh. Makakain na yung mga anak kong gutom. Gutom na daw sila. Noong oras na ba? Parang 11 o'clock na. Sa kanin, wala kaming problema. May kanin lamig kami dito. Kalahati pa ng kaldero. Yun ang pwede nilang kainin. Pero yung ulam, wala talaga. 11 o'clock na nga. Tanghali na talaga. Ay, wait, yung aking cellphone pala. Si Kuya Jo, nagsisimula na ulit ilagay yung mga computer. Hindi ko pa pala napunasan yan eh. Yung mga computer na yan, lalagyan. Maglalagay siya ng saksakan sa ilalim na. Para hindi na dito nakalagay sa table na to. Nung dito kasi sa ibabaw nakalagay yung mga saksakan, guys. Ito tong ibabaw na to. Yan, katulad ng ganito. Yung mga batang nagdadaan, yung bumibiling ice candy, yung kamay, di maiwasan na ginaganon pa. Kaya natatakot kami, sinisigawan ko minsan. Oh, yung kamay mo, baka maruturiente ka. Yung akin palang palabas para sa araw na to is nakapa-private pa.
ipapabla, ah hindi, schedule ko muna siya ng 12 o'clock. Dito na guys, pinapakulo ko na lang yan para luto na. Si Ampi daw magluluto na itong yempo. Nihiwa-hiwaan niya ng ganyan para hindi daw yung bumaluktot ng ganon. Yung magtiklop para hindi siya mahirapan magprito. Finish na ako dyan. Siguro, magsasaing na lang ako dagdag sinain. Yan ang pinakaayaw ko, yung nagpiprito ng baboy. Ayoko niya, matalsik. Ako talaga nakaganyan ako, hindi mo alam, kala mo nasa ano ko eh. Nung may kaaway, lumalayo ako. Naligo pala ako guys habang nagluluto si Ampid nung yempo. Ito yung niluto niya. Ala, lutong. Ampid parang bulaklak. Oh, ang lutong oh. Wait lang, sarap na nito. Toyo man silang. Oh, man, Tomas. Sarap. Ayan tayo guys. Ayan na yung ating ulam, sayote. Toyo man silang na may konting asukal. Ugas ka na ng kamay na eh. Wala na kaming prutas. Ubus na. Nag-edit na naman ako ng video guys para sa palabas ko bukas. Ayun, nagsisave na siya. Then sila Kuya John. Ayan na, unti-unti nang kinakabit yung mga computer dito sa kabila. Tulong sila ni Amped para matapos na. Ma-check up kung okay lahat. May tugtugan dun eh. Ako matutulog ako sa loob. Nakatulog ako guys. 3:30 na. Nag-blink yung mga computer. Ayan. Nagbi-blink yung ano. Patay mo tayo computer. Nagbi-blink yung ano. Kuryente. Pinatay ko na. Patay tayo dyan. Yung sinisave ko pala na video. Hindi ko alam kung tapos na. Na-off lahat ng computer. Nagbi-blink yung ano. Yung mga ilaw. Yung nagpapatay sindi. Ewan, parang humihina yung power. Ano ba? Ganun ba yun? Basta nagpiplink. Yung kumikisap na namamatay, biglang nagkakaroon ulit. Oh, yan na pinagkakabala ni Kuya John. Ginugupitan si Al-Al. Sabi ko, Al, pakalbo ka eh. Ayaw mo? Tapos na, iset up na rin nila yung mga computer dito. At vacant yung isa. Ang lakas ng ulan. Oh. Ang lakas. Walang naliligo. Inulit ko na naman yung ine-edit ko, guys. Sa 3 hours, hindi ko alam anong oras ako nahiga. Kung 1 o'clock, 2 o'clock. Isipin mo, 4 o'clock na. Kung naka 2 hours na ito kanina, dapat 1 oras na lang tapos na. Pero ulit-ulit sa simula, another 3 hours ulit. Okay lang yan. Wala naman tayo ibang gagawin. Pinakinggan ko ulit, nag-cut, ganun ulit, mulat sa simula. Umuulan pa rin ang malakas. Natatakam ako sa anong pandesal, nagugutom ako. Nagpapagupit si Kuya John yung bantan dito daw sa tenga kasi nangangati na siya. Ewan kung magugupitan ko ba to. Kasi... yung camera ko dito sa kabila. Ano yun mo? So, maklayin mo para makikita mo yung matongga. Isa naman, diretso lang din yan.
Ito lang naman guys ang pinabawasan sa akin ni Kuya John. Kasi ayaw niya sumasagi sa tenga niya. Then yung dito sa likod, yung medyo mahaba, pinatanggal niya. May nag-comment pala sa akin guys na ay, nandito ako, tumatambay ako kasi nag-aantay ako may pupuntang palengke, papabila akong tinapay. May nag-comment pala guys, nakita ko comments eh, no? May nag-comment na sabi, kahabi ko daw si Sylvia Sanchez. Ay, yung dating kwento ko lang guys, to si Japet ko dati nagtitaping to eh, inalam namin to, win-workshop namin to sa isang ano, workshop modeling, then lumipat kami sa iba yung acting naman, dun sa mga acting na yon, ano guys, na nag-extra-extra siya sa mga palabas, yung pangako sa'yo, di ba, yung nagsisimula pa lang yun, nag-extra din siya doon, napunta kami doon sa Tundo, hindi ko alam yung mga lugar na yun, pero, anak, patayin mo yan, hindi ko alam yung mga lugar na yun, pero nahanap ko yung mga lugar, kasi ang pagtitaping is, ano, napakahirap din guys, napakahirap ng sitwasyon namin, pero kwento ko lang, kinukuha akong kadobol nun ni Sylvia Sanchez talaga. Totoo yun, may kulay yung buhok ko kasi naghahanap sila ng kadobol. Kaya lang umayaw ako, ihiga sa kabaong. Oo, sabi nung ano, yung naghahanap ng talent handler dun, meron kami nakita dito kaninang maputi. Tapos may kulay pa yung buhok. Tapos sabi niya, matangos din ang ilog. Ilog kahawig ni ano, may hawig talaga siya ni Sylvia Sanchez. Alam mo, lakad daw yun ang lakad na meron tayong nakita dito kanina nakahawig. Total, ang kukunan lang naman is bandang side view daw. Basta yung magiging aura lang ni Sylvia Sanchez. Tapos, yung bandang kamay. Kasi yung sa kamay daw is maputi rin. Sabi ko, nakita niya ako dun sa may kabilang side. Sabi, tinuro ako, uy, ikaw kanina bakit ay nahanap? Sabi ko, ganun. Sabi ko, bakit po? Ay, ganun. Kunin kita, kadobol niya ano, Sylvia Sanchez. Sabi niya, di ka pa naligo? Kadobol ni Sylvia Sanchez. Tapos sabi ko, ah, talaga po? Tapos sabi, oo. Eh, ang tanong ang kapag ganun is, magkano ang talent fee, di ba? Kapag ganun, magkano ang TF? Sabi niya sa akin, is 1.5. Spot lang daw. Talagang kukunan lang ako sandali, tapos na. Payag sana ako sa una, pero sabi ko, ano po yung eksena? Ihiga daw ako sa kabaw. Ay! Eh, ayoko po. Kahit anong pilit nila sa akin, ilan na yung pumipilit sa akin? Doon, sabi nga nun. Tapos sabi niya, uy, yung 1.5. Yung 1.5, 2015 niya tayo. 15, 2014. 2014 ka ba na gano'n? 15, mga gano'n 15. Mahalaga na yung 1.5. Hindi ako nagkakamali, 1.5 or 2,000. Basta yun yung mga offer sa akin. Na sandali lang na gano'n. Umayaw talaga ako. Ayoko talaga. Sabi ko, ayoko po. Sabi ko gano'n. Hindi ko po feel yung ano, umiga sa kabaong eh. Parang ano, hindi pa, ewan, basta hindi ko gusto, inayawan ko talaga yon. Sabi ng mga nandun, sayang kung sa amin lang, kasi ang dami namin kasama ng mga nag-extra-extra doon. Ang tawag din naman sa amin is mga talent. Talent din naman ang tawag sa mga ganun eh, diba? Yun nga lang, may extra-extra ka. Iba yung pwesto mo doon sa pwesto ng mga artista. Marami na siyang mga nakasamang artista, marami na kami mga nakita doon sa Parikoy, kasama siya doon. Ay, si Alal, tas kasama ka rin doon sa Parikoy. Saan pa ba yon? Yung naging anak siya ni, sino yun? Yung Morena, nakalimutan ko na yun sa Wish ko lang. Ni, basta, nakalimutan ko na yun. Basta, marami na kaming napuntahan na ganun. Kasi, nga, naalala ko bigla yun, nag-comment, kahawig ka po ni Sylvia Sanchez. Nag-comment, bigla sumagi sa isip ko, ay, kinukuha nga ako dati nga, kadobo ni Sylvia Sanchez. Wala lang, naikwento ko lang. Yung lang yung chika ko, guys. Sabi ko kanina, walang tao sa labas, ano, walang naliligo. Meron pala. Ayun sila. Mga naliligo sa ulan. Meron palang tao. Yun na yung vlog ko ngayon, guys. Nag-aabang pa rin ako ng pupunta ng palengke. Magpapabili akong tinapay. Kasi nagugutom ako. Nasasabik ako sa tinapay, sausaw Milo or sausaw kape. Pero hindi nga kape. Bawal ang kape. Sausaw Milo na lang. Wala na ako wala nang Milo, inubos mo na. Wala naman na masyadong kaganapan. Kung may kaganapan mamamaya, wala. Ano lang yun, mga paiklat-iklat na lang yung mamayang gabi. Asikaso na naman ang pagkain. Ligpit, linis, ganun na naman. Sarado. TV, nanood ng TV, paulit-ulit. Nanood sila pala ng soko dun sa loob. Yun na yung vlog namin ngayon, guys. Di ko pa inend kanina, no? Nagpanibago pa. Patanaw-tanaw ako sa labas. Ingat kayong lahat. Bye. God bless. To TikTok girl. Yes, guys!